Hello guys! Kumusta po kayo? For today's video ay i-share ko po sa inyo ang experience namin nung kami po ay nag-educational trip po doon po sa Laguna. So ayun na po guys at nasa bus na po kami at may reminders lang po ang aming tour guide. On the way na po kami niyan to Laguna. So ang una pang pupuntahan namin ay ang Rosal Shrine at saka yung St. John the Baptist Church. Yun po yung unang puntahan namin guys. After that guys ay magla-lunch naman po kami doon sa Nuvali. So ang Nuvali po guys ay open space lang po yun siya. Hahanap na lang po kami ng pwesto doon kung saan pwede kaming mag-lunch. Semento bago maging baitang na kahoy. Tapos yun sa hig ng bahay. So ayan na nga po guys, nakapunta na kami sa John the Baptist Church. Ayan na, naglalakad na po kami guys, papasok na sa bahay guys. Ang simbahan po ito guys ay ang pinakamatandang simbahang Romano Katolik po sa Calamba, Laguna, Philippines. Sa ilalim ng diocese ng Romano Katolik po ng San Pablo, ito ay matagpuan sa tabi ng Rosal Shrine. At kilala bilang punong himpilan ng Jose Rizal. So dito guys, sa simbahan na to ay dito po si Jose Rizal bininyagan. Noong baby pa siya, 3 months old pa lang siya noon guys at bininyagan na siya dito ng sa simbahan na ito. So at ayan na guys, pumasok na kami sa loob ng simbahan. Napakalaki nito guys, napakahaba ng simbahan. Tatay! Ayan guys, nasa loob na kami ng simbahan. Kunting dasal lang muna guys. Tsaka picture at lalabas na rin po kami. Kasi yung tour guide po namin ay naghihintay na po sa labas na simbahan. Ayaw kayo doon, picture kayo ni Akira dito. So ayan na po at nagpipicture na ang dalawa naming chickpea for souvenirs lang daw. At dito po ay pumila na nga po kami papasok sa Rizal Shrine. Tapos na kami sa simbahan. So ayan guys, at nagutom ang mga chickpea namin dahil sobrang haba ng pila, kumain mo sila ng taho. Medyo matagal makapasok sa loob ng bahay ni Rizal guys. So after ng mahaba-habang paghihintay ay nakapasok na din kami sa bahay ni Rizal. Yan, papasok na po kami niyan sa loob ng bahay ni Jose Rizal. At yan po ang unang bumungad pagpasok namin. At ayan guys, papasok na kami sa loob ng bahay. Ang Rizal Shrine ay isang tipikal na hugis parihaba na bahay na bato na pinapagpapaalala sa mga tahanan ng mataas na antas na Pilipino na itinayo sa panahon ng Espanyol na lugar ng kolonyal. Ang mas mababang bahagi ay gawa sa adobe stone at bricks habang ang upper portion ay binubuo ng hardwood. Ang orihinal na panloob sa sahig ng bahay ay natuklasan sa panahon ng muling pagpatayo at paggagamit. May mga sliding windows na gawa sa mga coffee shell. Dito po ipinanganak si Dr. Jose Rizal noong Hunyo 19, 1861. Si Rizal ay tinuturing bilang isa sa pinakadakilang pambansang bayani ng Pilipinas. Ang bahay po ni Dr. Jose Rizal ay dalawang palapag po. Nasa first floor pa lang po kami niyan
mamaya-maya po ay aakyat po kami sa taas. Na-explore po muna namin ang first floor ng bahay ni Dr. Zerzat. So, yun na po guys at paakyat na kami yan sa taas ng bahay ni Dr. Zerzat. Ito po yung hagdan nila. Ayan, medyo mataas-taas po yung hagdan guys. Medyo nakakahingal po siya pag-akyat. Yung mga medyo maedad po ay hinihingal po talaga. So, malapit na kami guys sa second floor ng bahay ng ating pamansang bayan. So, ayan guys, at nasa second floor na nga po kami. Ayan po yung bumungad sa amin. Yung mga gamit po ay mga antik na po. Mga matagal na po kasi yan na nakatago dyan sa bahay ni Dr. Zerzal. Kaya mga luma na po siya at antik na. At yan, picture-picture muna for souvenirs. Mga chikiting at mga pawis na pagod na rin. So, ayan guys, libot muna tayo. Mabilisan lang po itong video na ito guys kasi nagmamadali po yung tour guide namin. So, ayan po yung higaan ni Dr. Zerza guys. Ayan po yung mga higaan ng mga sinaunang panahon. Ayan po. Ayan. Yan yung kwarto ni Dr. Zerzal. Na-exit. So yan guys, at papunta na po kami sa kitchen ni Dr. Zerzal. Ayan po yung mesa niya. Ayan. Mahaba po yung mesa niya guys at may nakalagay na din pong mga plato. At yan po yung lagayan ng plato niya. Yung cabinet niya. So yun guys, at palabas na kami. Sorry po at medyo bitin yung pag-tour namin sa bahay ni Dr. Zerzal kasi nagmamadali na po ang aming tour guide. At dito naman po guys ay nandito po yung mga obra ni Dr. Zerzal. Nandito po yung mga books niya na ginawa. Yung ano nga ba yun? El Filibusteresmo at Noli Meditangiri. So, picture-picture muna guys kay Dr. Zerzal. Yan naman po talaga tayo. Mahilig sa picture. So, yan. Post na yung anak ko. At dito guys, andito na nga po yung Revolto ni Dr. Zerzal. At nandito na rin po yung mga obra niya, ginawa niya, at saka yung mga award na mga natanggap niya nung siya ay nag-aaral pa. At ayan na nga po guys ang El Filibusteresmo na box na ginawa ni Dr. Zerzal. Ang hirap bigkasin kasi niya. At dito na po guys ang Noli Me Tangere. Ayan po yung box na ginawa ni Zerzal. Noli Me Tangere. At ayan ang aking anak. At magpapapicture doon siya kay Zerzal. So, pose. Dito naman po guys, ayan po yung pagkuhan ng bahay ni Dr. Zerzal. Ayan sa labas. Dito na po kami sa labas sa garden ng bahay.
So ayan guys, ang ganda ng bahay ni Dr. Zorzal. At ang lawak ng garden niya. So ayan po guys, ang historical na bahay ni Dr. Zorzal na nakikita sa Calamba, Laguna. Ayan po yung tubong niya at ayan po yung dinding niya. Ayan po ang lawak niyan. At ayan ang bus namin. So, thank you. So, nandito na nga po kami guys sa Nuvali. Tapos na po kami nag-lunch niyan at nasa koi fish na po kami. Tinitingnan po namin yung mga koi fish. Wala nga lang po kaming pang feeding kaya hindi sila lumalabas sa tubig. Ayan, nag-enjoy ang mga bata. At ang ganda ng place guys. Ang lawak ng Nuvali. At pwede ka din po ditong sumakay para itutour po kayo dito sa ilog na to. May bayad po yan guys. I don't know kung magkano po kasi hindi po kami sumakay. Nag-enjoy na lang po kami sa panonood ng mga koi fish. Yan po at padaong na sila. So yan guys at lumabas na ang inaabangan naming mga koi fish. Sobrang dami po niyan guys at ang tataba at ang lalaki pa. Ayan po sila na marami pa po yan sa ilalim. Pag may nag-feed, ayan po, lumabas po at nagpakita na po sila kasi may naghagis po ng feed. Paghahagisan po sila ng feed guys ay lumalabas sila kasi kumakain sila ng hinahagis mong feed nila. So ayan guys, ang ganda tingnan na mga isda. Yun, napakadami. Wow, sobrang dami guys. Ang ganda tingnan. Alaga po ata nila to eh. Ayan guys, hanggang dito na lang po yung pagtutour namin. Next video na naman po ay sa Enchanted Kingdom. Iba-vlog ko din po guys yung pagpunta namin sa AK. Ayan guys, sobrang dami ng fish. Ang ganda talaga, tingnan no. Kung pwede lang manghuli ay nanghuli na ako. Kaso bawal at may parusa. Pagka may namatay na isda ay malaki po ang bayad. Mahal daw po. Kaya na-remind kami ng tour guide na kailangan behave lang kami. Kailangan hindi mo papakialaman yung mga fish. Thanks for watching guys!